Hello guys! Welcome back to my channel. This is Cholens Mix Vlog, ang iyong kasama sa pag-angat sa buhay. Negosyo tips na naman tayo guys sa oras na to. Pag-uusapan po natin ang top 8 qualities of a successful entrepreneur. But before that guys, itong video ito ay para po sa lahat po na gustong magiging negosyante or sa lahat po na magkakaroon ng negosyo or din pati din po yung baguhan na nagtayo ng negosyo. Nawa po ay iyong pakinggan o panoorin nyo ang video ito kasi ito po ay makapagbibigay po sa inyo ng tulong para po magiging successful po tayo na business or entrepreneur. Okay, the top 8 qualities of a successful entrepreneur guys. Number 1, they have a clear vision. So, lahat po ng nakilala ko guys na nagiging successful po ang kanilang negosyo is they have a clear vision. Klarong-klaro po yung vision nila. Ano po yung vision nila guys? Yung umaangat po, yung umaasenso po, yung lumalago po yung negosyo nila. Never po silang nag-isip ng negative, never din po sila nag-isip ng mga ikasisira po ng negosyo nila. Kundi ang iniisip po na yung mentality po nila, yung vision po nila guys ay lalago at lalago po yung business nila. Kahit nag-start po sila sa maliit na negosyo, pero yung vision nila guys, yung goal nila ay lalago at lalago po yung negosyo. Yung pangalawa guys, they love challenges. Yes, challenge po sa kanila guys, yung mga trials, circumstances, mga hindrances po sa business. Yan po ang nagiging stepping stone po nila para aangat po sila. Yan po ang kinukunan nila ng mga lesson, learn po sa kanila kung paano po nila isosolve yung problem, kung paano po niya i-handle yung problem para po magiging umangat yung ang kanilang mga negosyo. Kaya guys, ito po yung mga qualities sa bilang isang successful na entrepreneur. At yung pangatlo guys, they are being persistent. Yes, matyaga po sila na magpatuloy kahit anumang mga trials o pagsubok sa negosyo. Alam nyo ba guys, may isang tao po akong kakilala. Kakilala ko po siya sa libro. Yes, kahit po sa Google, kung isi-search nyo po siya, malalaman po nyo yung history ng buhay niya. Itong tinatawag, itong pangalan po na si KFC. Si KFC po guys ay isa pong tao na marami po siyang mga failure sa buhay kung pag-uusapan po ang negosyo. Yes, kasi alam nyo ba kung mga ilang beses po siya nagiging failure? Almost 1,009 times po siya nagiging failure sa kanyang business. Kaya guys, sa atin po na nagsisimula pa lang, isipin po natin na 1,009 po si KFC na failure po sa negosyo. How about guys, kung tayo pangalawa pa lang, pangatlo pa lang beses tayo na na-failure, kaya go ng go lang po tayo. Hindi po tayo mag-quit o hindi po tayo mag-stop. Bagkus guys, go ng go lang po tayo kasi darating ang panahon na aangat at magiging successful po tayo na business entrepreneur. Okay, pang-apat guys. Ano yung pang-apat? Ito po yung pinakamahirap. Kasi ano po guys, self-discipline. Yes, mahirap talaga kapag yung sarili po natin ang ididisiplina natin. Mas pwede pa tayo magdidisiplina sa iba. Pwede nating disiplinahin yung mga tauhan natin. Pero ang napakahirap po i-disiplina yung sarili mismo natin. Kasi guys, mismo yung sarili natin minsan naging hindi po tayo mabuti or minsan guys mismo tulad ng sinasabi ng iba dyan na kahit nga sa sarili natin parang inano natin ang sarili natin, wala lang, parang relax lang. Minsan nga guys is yung mga chulukoy, yung tinatawag nila, parang tulad po ng sinasabi ng aking ama na kumukupit niya tayo sa sarili nating pera, di ba? Ganon po guys. Kaya we need self-discipline po. O we need self-discipline po sa ating sarili. Discipline in the time. Kailangan po disiplinahin natin ang ating oras. We should be time-conscious. Yung panglima guys ay ang teachable heart. So may puso ka,
na tumatanggap ng mga idea ng iba, may puso ka rin na magiging willing to learn or willing to listen and willing to accept the ideas of others. Yan po guys ang isang sikreto para lumalago po yung negosyo or magiging successful entrepreneur ka po. Kasi yung idea lang po natin kung ating pagbabasihan ay medyo limitado lang po. Mas maigi po na kumukuha po tayo ng ibang idea, lalong-lalo na po yung mga idea na umaangat sa buhay, yung umaangat po sa negosyo. Okay, ang pang-anim. Ito po yung capital po natin talaga sa business is hard working. Okay? Matyaga po tayong kumikilos, matyaga po tayong masipag po tayo na gumagawa ng mga bagay-bagay para po sa ikalalago na negosyo. Parang wala na po tayong pahinga, parang ganun na po. Kasi po yung konting oras po natin, ito ay napakahalaga po natin na igagawin po nating mga bagay na kailangan nating gawin para ikalalago ng negosyo. Bilang isang successful na entrepreneur, yung oras po sa kanila is very gold or precious din sa kanila yung oras. Kaya guys, mostly po sa lahat po na aking nakikilala na mga successful entrepreneur, ang oras po sa kanila is very precious. Kaya po guys, sa lahat po na mag-start dyan ng negosyo, kaya magiging precious po tayo sa mga oras natin. Be hard working. At yung pang-pito guys, integrity of being honest. So, magiging honest po tayo sa lahat ng mga taong lumalapit sa atin. Honest po tayo magbigay sa kanila ng information. Honest po din po tayo sa mga bagay-bagay na kasali po sa negosyo. Lalong-lalo na po kapag pera po ang pag-usapan, kasi sa negosyo is pera po. So, we need to be honest to everyone, pati na po sa ating sarili. Kasi honest is next to godliness. Okay, ang pangwalo guys, ito yung isa sa mga importante, ito yung isa sa mga nagbibigay sa atin ng tinatawag na natanggap natin yung bilang isang successful na entrepreneur dahil po sa kanila. We have a love to our employee. Yes, that's the last one guys. Kasi alam nyo guys, kapag wala kang mga tao o wala kang ibang kamay, kamay mo lang ang iyong pinagagalaw. Yung kamay mo lang, yung sarili mo lang, yung pinagagalaw sa negosyo, hindi ka po lalago. Bagkos may mga tao po tayo na nasa ating paligid, na ating binibigyan po dapat ng halaga yung mga empleyado po natin. Kasi sila po yung isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagiging successful sa ating business. Yes guys, tama po. Eh, kahit po yung mga partner natin sa business, sila po yung partner natin sa paglago. Hindi po tayo lalago kung wala din po sila. Kaya guys, nawa po ang video ito ay makapagbibigay po sa inyo ng tips o kung paano po tayo lalago, or ngayon pa lang guys na nag-start pa kayo ng negosyo. So, alamin na po natin kung ano to yung mga qualities ng bilang isang successful na entrepreneur. Kaya guys, salamat po sa inyong pakinig. And don't forget to subscribe my channel. Just click the bell and para po magiging update po tayo sa ating mga to following videos po. Kaya guys, God bless! Thank you!